ilalim. Kaano-ano niyo si Don Ignacio Guillermo? Ah. Siya yung papa ko. Naparito ako dahil pinasasabi sa inyo ni Don Inigo na kailangan nyo nang umalis sa lupain ito. Hindi nyo kami mapapalayas dito. Mga tao ni Guillermo! Ito, sa pamilya namin yan. Galing pa sa lolo ko, kaya medyo luma na yung bahay. Sandali ha, titignan ko lang kung may tao kasi ang dilim eh. Sandali ha. Napatawag ka. Madam, nabalitaan mo na ba ako nung pinaggagawa ng mga aliporis mo sina Major De Vela? Nagmamalaki na ang mga gago. Kani-kanina lang, hinarang nila ang sasakyan ko at tinutukan pa kami ng mga baril. Akala mo kung sino? Dahil nagbalik na sila bilang mga alagad ng batas. Lito, huli ka na. Naikwento na sa akin nila Major De Vela ang nangyari. Magkasundo na kayo. Huwag mo nang palakihin ito. Magtulungan kayo. Ang problemahin natin kung papano natin mahanap si Ricardo at si Oscar. Prioridad ko pa rin naman, madam, na mahanap at mapatay si Ricardo. Pero... Inutusan ko rin ang Black Ops na tulungan tayo sa paghahanap kay Ricardo. Magagawa na nila ang gusto nila dahil makakakuha sila ng mga resources sa gobyerno. Dito? Madam. Kailangan ko ang tulong mo. Pupunta ako sa art exhibit ni Don Ignacio, dyan sa Norte. Sige, madam. Jennifer, may phone ka ba? Pwedeng mahiram kasi... Pahiram sana kasi walang tao eh. Makikitawag lang ako. Salamat. Hello? Sino to? Manang Lucia, si Aurora ito. Ligtas ako, Manang. Aurora, ligtas ka! Buhay ka! Si Aurora. Oh, Diyos ko, nasaan ka? Ligtas ako, Manang. Okay ako. Nandito ako sa mansion. Pero bakit walang tao? Nasaan ba kayo? Nandito sa isang bahay. Huwag kang gagalaw dyan. Huwag kang aalis. Sasabihin ko sa... Si Aurora! Si Aurora! Si Aurora! Hello? Hello, anak? Papa! Papa, ligtas po ako. Pagkatapos kitang patayin, isusunod ko ang ama mo pagdating niya. Ito na ang pagkakataon ko para tapusin ang misyon ko. Thank God, buhay ka, anak! Kung alam mo lang, halos ikamatay ko ang pag-aalala sa'yo. Nasaan ka? Kumusta ka? Anong lagay mo, anak? Mabuti po ako, Papa, pero nandito po ako sa harap ng mansyon. Nasaan po ba kayo? Huwag kang alis dyan. Pupuntahan ka namin. Stay put. Magtago ka kung kinakailangan. Hintayin mo kami. Pupunta ka mo riyan. Pero nakalala na kita. Base sa mga napagkwentuhan natin, alam kong mabuti kang tao. At minsan ka na rin naging biktima ng sarili mong ama. Tama bang idamay pa kita? Salamat ulit, Jennifer, ha? Talia, pakilusin mo lahat ang ating mga tauhan. Opo.
Salamat sa Diyos. Let's go! Tan si Aurora. May problema ba? Wala. Napagod ako siguro sa mga nangyari kanina, Uma. Oo nga naman. Sige, pahinga muna tayo dito para tingnan sila. Sa kaya tayo pwede makapagtago. Mukhang ayos naman na dito eh. Mukhang di na tayo nasundan ng mga sumusunod sa'yo. Sana naman. Okay ka? Basta dito lang tayo para tingnan sila, Papa. Naku, ipapakilala kita doon. Napakalaking pasasalamat sigurado nun sa'yo. Wala na bang ibibili sa takbo nito? Kailangan makarating agad tayo sa mansyon. Baka abutan si Aurora ng mga kalaban doon. Talia, may mga datay tira pa bang bantay doon sa mansyon? Wala na pong gwardiya sa mansyon maliban sa caretaker, Don Ignacio. Dahil inaasahan naman natin nakasarado yun at wala nang tao doon. Tanga ka pala eh, hindi ka nag-iisip. Bakit pinabayaan mo na walang tao roon? Maraming mananakaw doon at buko doon. Ano ang nangyari? Ayan, walang sumalubong doon sa kay Aurora. Naku! Talia, Don Ignacio, palagay mo kaya masasabi ni Aurora kung sino ang dumukot sa kanya? Tama kaya yung duda ni Eduardo na ang nagpadukot kay Aurora ay si Lito Balmoria? Kung si Balmoria ang ituturo ni Aurora, sisiguruhin kong mamamatay siya sa lalong madaling panahon sa puno ng kanyang mga alagad! Nakausap ko na si Madam Lily. Ang bago nating mission ngayon ay mahanap at mapatay si President Oscar Hidalgo. Panginoon, hinihiling ko sa inyo na protektahan niyo ako at ang mga taga rito sa San Andres. Wala na sanang madamay na iba pang tao. Dahil alam kong hindi titigil ang mga tauhan nila Lily at Renato hanggat hindi nila ako natutuntun. Hindi na ba si Cardo Dalisay ang priority natin ngayon? Prioridad pa rin nating mahanap at mapatay si Cardo at ang Agila. Pero sa ngayon, ang kailangan natin pagtuunan ng pansin ay ang paghahanap kay Oscar Hidalgo. At isa pa, nautusan na rin ni Madam ang Black Ops sa paghahanap kay Cardo. Boss Lito, parang may naaamoy ako. Ang baho eh. Parang prioridad na ni Madam Lily ang Black Ops kaysa sa'yo. Huwag kang mag-alala, Turo. Pansamantala lang ang entablado sa kanila. Babawian din natin ang mga Black Ops na yan. Ang kailangan nating magawa ngayon, mahanap at mapatay si President Oscar Hidalgo. At isa pa, maaari si President Oscar Hidalgo din ang maging paraan sa pagpatay natin kay Cardo. Dahil tsaka ko, hinahanap ni Hidalgo ngayon si Cardo. Sa panahong kailangan kong buo at malakas ang puwersa ko, hindi magandang may hidwaan sa pagitan ng Black Ops at Nilito na parehong nasa poder ko. Kailangan ng magkasundo ang dalawa, lalo't may nalalapit na importanteng okasyon. Kailangan ko sila. Pag hindi ko ayusin ang gusot na to, ako ang mapuputukan sa huli. Papa! Anak! Oh, God! Ito na ang pagkakataon para matapos na ang misyon ko. Para mabigyan ko ng katarungan ng lahat ng kawalangyan mo, Don Ignacio. Salamat, anak at lito niya. Oh, thank you. Thank you, oh God. Pusan mo na. Naku, kung wala po itong taong ito, hindi ko na alam.
Jennifer! Saan nagpunta yun? Saan? Kasama ko lang kanina dito eh. Biglang umalis. Itong batang to, nawala na naman. Sayang, Papa. Siya nga pala, anak. Hindi ka ba sinaktan? Hindi ka ba pinahirapan? Ang klaseng biyag natin. Pang-restaurant pa ang pagkain. Kaya nga. Oh, kumain ka na. Ano ba kailangan niyo sa akin? Kung pera lang kailangan niyo, ibibigay agad ng ama ko yun sa inyo. At kung kalaban naman kayo ng papa ko, utang na loob niyo akong dinadamay dahil wala akong kinalaman sa mga pinagagagawa niya. Kailangan ko ba ako italit? Do you need to tie me up? Yes. Why? Yes. Why? I can't escape! There's no way! Just yes. Oh! Ang sarap-sarap ng inihain namin sa'yo. Hindi mo rin pala kakainin. Sayang. Akin na to. It's mine. Kailangan ko magbanyo. Ngayon na. Sige, kalagan mo. Hindi naman po. Talagang nag-alala kami ng kuya sa'yo. Ako nga naatasan na para hanapin ka. Talagang sinuyod na namin ng Norte, hindi namin ikaw makita. Ikaw ba talaga hindi mo naitsuraan ng kung sinong nagindap sa'yo? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sumagot ka! Sino ka? Hey, don't you dare come in. Yes, I know! Boss Lito! Ano, kumusta kayo dyan? Ayos naman, boss. Papunta na ako dyan. Dala kong pera. Teka lang, boss. Hindi pa ba natin papatayin to? Eh, hindi, pero narinig ko sila nag-uusap. Ang amo yata nila ang pangalan, Lito. Oh, sinabi ko na sa'yo eh. Sinabi ko na sa'yo po na tama ang pag-imbestigan natin. Lito Balmora, sila. Hayo talaga yung Balmora nga. Talaga sinusubok ako. Pero, Papa, narinig ko sila nag-uusap. Papatayin na po nila ako. Kaya po, mabuti na lang nakatakas ako kung saan nila ako kinulong. At saka, niligtas nga po ako nitong si Jennifer na sana po nakilala niyo. Sana naman makilala ko yung nagligtas sa'yo nung mabigyan ko man lang ng pabuya. Dapat po, Papa. Dapat po talaga. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala siya. Hindi tayo nakakasigurong ligtas ng lugar na to. Marami pa po kayong mga kalaban na nakakaalam sa bahay na to. Baka matuntun pa tayo ng mga dumakip kay Ma'am Aurora. Baka makarating pa dito yung litong Balmoria na yun. Tama ka, Talia. Kailangan magpunta na tayo sa ating bagong mansyon. Bagong mansyon? Gaya ng nasabi ni Lucia, hindi na tayo ligtas dito. Kaya tilipat muna tayo sa ating bagong mansyon. Doon ligtas tayo. Oh, sige po, pero Papa, may kukunin lang po ako sa loob. Sandali lang po. Wala ka nang makukuha sa kwarto mo dahil naayos ko na. Naka-impake na yung mga gamit mo, damit, lahat ng mga bagay doon. Hindi, Mana. Sigurado ako meron pang importante ako naiwan dyan. Mabilis lang po ako, Papa. Sandali lang. Sige. Po. Lucia, samahan mo ang aking anak. Aurora? Salbayan nito, Balmora yan. Makikita niya. Pagkakataon ko na mapatay si Don Ignacio, pero bakit hindi ko kinaya? Ayaw ko masaktan si Ma'am Aurora. Mali. Mali yung ginawa ko. Dapat inuna ko ang misyon ko kaysa sa konsiderasyon ko kay Ma'am Aurora. Madam. Lito. Madam. Major. Maupo kayo. Pasensya na sa last-minute meeting na ito. Gusto kong malaman ang preparasyon ninyo at kung ano ang gagawin ninyo para sa patibong kinakarto. Nakaposisyon na po ang ilan sa mga black ops along with local policemen, madam. Nakakubli silang nag-aabang hanggang kinaumagahan. Nagsasagawa na rin ang mga tauhan natin, madam, ng pag-iikot sa buong lugar para tulungan ng black ops at mga polis nun. Siguradong mahuhuli na ho natin ang grupo ni Dalisay dahil sa ginawa niyong patibong, madam.
meron lang ho kaming isang inaalala. Ano yun? Dahil kasama niyo po si Presidente Oscar, kailangan ho namin muna siyang ilalio bago namin habulin si Dalisay. Huwag niyo nang isipin si Oscar. Kay Cardo kayo tumutok. Pasensya na ho, madam. Pero hindi ho namin magagawa ang inuutos ninyo hanggat nandun ang Presidente. He is still our top priority. Bilang mga polis, kailangan namin siya unahin. Hindi ho ba kayo nag-aalala para sa asawa niyo, madam? Oras na siguro para malaman ninyo ang totoo, Major De Vela. Ang presidenteng nakikita ng lahat ngayon, na lagi kong kasama sa mga kampanya, hindi yon ang presidente. Stand-in yon. Double. Peking presidente? Paano ho nangyari yun, madam? Kinailangan kong gumawa ng paraan para makuha ko ang kapangyarihan sa palasyo. Nagpasok ng kahawig ni Oscar, pinaayos ang mukha niya. At siya ang dahilan kung bakit nagagawa ko ngayon ang lahat ng gusto kong gawin. Ang totoong presidente ho, nasaan? Hindi mo na kailangan malaman yon, Major. Basta gawin ninyo ang pinapagawa ko sa inyo. Sigurado kayong isasakripisyo niyong peking presidente bukas, madam? Kahit na madamay pa siya sa engkwentro? Malapit nang matapos ang termino ni Oscar. Pagkatapos ng eleksyon, ako ang magiging pangulo. Konting panahon na lang ang hihintayin. Kaya pwedeng-pwede nyo nang dispatsyahin ang peking presidente. Ngayong alam nyo na ang sekreto, wala nang gugulo sa isip nyo. Hindi kayo dapat lumihis sa plano. Makakaasa kayo, madam. Major, walang dapat makaalam sa sinabi ko sa inyo. Mapupurnada ang promotion ninyo kapag nabuko ako. We understand, madam. Alam mo ba ang tukol dito? Major, patagal ko nang kilala ang unang ginang. Mas marami akong nalalaman kaysa sa inyo. Tito, Major, kailangan ko nang umalis. I-update nyo na lang ako sa mangyayari. Major, kay Lito mo na idaan ang lahat ng impormasyon. At si Lito na ang magsasabi sa akin. Yes, madam. Ito na ang pagkakataon para mapatay si Dalisay. Huwag niyong sayangin. Paghusayan ninyo. Matindi nga ang mga nangyari itong nakaraang araw. Maswerte tayo at nakaligtas ka, Aurora. Ay, salamat sa Diyos. Nagkataon pala na bukas, opening ng art exhibit ng papa mo. Importanteng event yun. At saka dadalo ang President Oscar kasama ang First Lady, si Madam Lily. Makakadalo ka kaya? Anak, sa normal na sitwasyon, I will not force you to go there. Pero yung okasyon niyan ay bilang pasasalamat na rin sa pagkakaligtas sa iyo at sa pagkakabigay sa akin ng pangalawang buhay after the hostage taking. And besides, yung lahat ng proceeds sa sale ng mga paintings doon ay mapapunta sa charitable institution mo. Ang okasyon yun ay para sa iyo. Dadalo ba kanyo ang presidente at ang unang ginang? Hindi ko yata kayang pumunta doon at makita ang dalawang yun. Lalong-lalo na si Oscar. Anong plano mo sa baby mo? Hindi ko naman akalain na mabubuntis ako eh. Lagi naman ako maingat kay Mariano. Pero kung ano mang personal mong plano, sana kasama pa rin yung baby mo. At sana, alagaan mo ng maayos. Hindi ako sigurado sa mga mangyayari. Sa isang bagay lang ako sigurado. Aalagaan ko tong bata. Wala naman siyang kasalanan sa mga nangyayaring to eh. Kahit walang yapa yung ama niya. Sino mag-aakalang magiging magkaibigan pala tayo?
Hindi ko rin akalain talaga na magiging magkasundo tayo kailanman. Eh ngayon? Hindi pa rin. Mommy girl! My loves! Daddy's here! Mommy girl! Mommy girl! Ayan na siya. Ikaw na susundo. Sige, sige. Ako na. Iba din. May mga pasabog pa kayo dito. Kayo talagang dalawa. Ang tagal kong inintay to. Kasi away kayo ng away eh. Konting disiplina lang pala ang kailangan nyo. Pasensya na kung naging pasaway kami. We've been really, really bad. Baka pwede mo kaming disiplinahin mamaya. Pwede. Tinuyang utak mo. Kung hindi dahil sa kapalpakan mo, hindi sana nakaporma ngayon si Eduardo. Bakit akong sinisisi mo? Dahil ikaw ang may kasalanan kaya nakaporma yan si Eduardo sa posisyon niya ngayon. Alam mo ba kung anong klaseng gulo kapag ka nabola na naman ni Eduardo si Don Ignacio? Alam mo ba kung ano? Alam ko. Kaya ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Anong nakakayanan mo? Wala! Hindi ka pa ipinanganak. Umaabuso na ng ganyan si Eduardo. Inaabuso si Don Ignacio. Tapos sasabihin mo, sinisikap mong gawin ang lahat. May ginawa ka? Wala kang ginawa. Wala kang kwenta. Wala kang kalatoy-latoy. Ba't hindi ka gumaya sa akin? Ako lang naman ang magaling dito eh. Chief of Security? Tapos ang nagtatrabaho ngayon ng gawain mo, sino? Si Eduardo, pag nasipsip niya ng husto, si Don Ignacio, ano na? Sinisikap. Malia. Sira ulo ka! Para naman hindi ko kilabot mo. Nga, malinis ka ba? O bakit? Ikaw, aswang ka. Wala rin dalawa. Ako ngayon ang bida dito, ha? Kayong puwente. Mapapala dito, alis na nga ako. Kailangan kong masiguro na hindi ako nakilala ni Aurora. Dahil pag nagkaganon, siguradong yari ako sa buwan. Hindi lang na hindi ako mapatawad noon, kundi siguradong papatayin ako noon. Masisira rin ang lahat ng plano kong makamkam ang yaman ng kuya. At babalik na naman ako sa buhay daga. Hindi pwede mangyari yan. Alam ko yan, ha? Wala pang lati ko? Hindi na kailangan. Ang daming kandila. Kailangan ba? Hindi na rin kailangan. Ito ako din tali. Higpitan niyo pa. Higpitan!
higpitan niyo pa! Higpitan niyo pa! Sige na, higpitan niyo pa! Ano ba? Inibitin niyo ako eh. Akala ko ba may surprise? Ito. Yan! Para yan sa lahat! Tara, Cassandra! Maligas ka dyan! Alisin mo ka ako ah! Hoy! Ano? Cassandra! Ellen! Huwag tayo sa likod dumaan. Dali, bilisan natin. Kalagan niyo ako! Duwalas! Duwalas! Sir! Dali! Dali! Sir, ang ganda! Ano ka ba? Nakatakas yung talong mabae! Kalagan mo ako! Dito mo! Dali, dito tayo. Ingat ka, Ellen. Sen, saan mo kayo pupunta? Lalabas mo kayo na nakaganyan? Ellen, sir!